Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ang pinalakas na operasyon ng militar ang nagtulak sa 8 miyembro ng Communist Terrorist Group para sumuko sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ayon sa 73rd Infantry Battalion ng Philippine Army, ang 8 ay mga miyembro ng nabuwag na guerrilla front Tala ng Far South Mindanao Region na nag-ooperate sa naturang probinsya. Isinuko rin ng mga ito ang matataas na kalibre ng baril kabilang ang dalawang M16 rifles at isang M653. Kaugnay nito, nanawagan ng Philippine Army sa mga nalalabing miyembro ng New People's Army o NPA na magbalik loob at samantalahin ang programa ng pamahalaan. 100% sa target population sa National Capital Region o NCR ang napagkalooban na ng bakuna. Inanunsyo ito ni MMDA Chairperson Benher Abalos Jr. sa Bayanihan Bakunahan Event sa Mandaluyong City. Sinabi ni Abalos na nakumpleto nila ang pagbabakuna sa 9.8 million na eligible population sa Metro Manila. Nauna nang inihayag ng Department of the Interior and Local Government o DILG na 23 lungsod sa bansa na karamihan ay nasa NCR ay nasa 70% na ng target population ang nabakunahan. Hindi pa nakakapasok sa Pilipinas ang Omicron variant ng COVID-19. Sinabi ito ng Department of Health o DOH base sa resulta ng genome sequencing sa 48 samples mula sa 12 returning overseas Filipinos at 36 na local cases. Ayon sa DOH, lumabas sa 38 samples o nasa 79% ay pawang Delta variant cases habang ang iba ay non-variant of concern. Sa ating COVID update, matapos ang ilang araw na mababa sa 500 ang bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19, muli itong umakyat sa mahigit 500 ngayong araw. Sa datos ng DOH ngayong Huwebes, December 9, may naitalang 562 na mga bagong kaso ng coronavirus disease. Nasa 12,169 ang aktibong kaso, habang ang bilang ng mga gumaling ay nasa 2,773,891. Sa ngayon ay umaabot na sa 2,835,996 ang kabuang bilang ng mga dinapuan ng virus. Samantala, nasa 49,936 naman ang bilang ng nasawi. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.